morning, fam. It's our second day and our last day to din here in Boracay. Grabe, super short trip lang talaga, no? Weekend trip lang talaga. And yeah, kagigising ko lang, alam nyo kung ano oras na. 9 o'clock na ng umaga. Sabi ko pala, nag-swimming ako ng alas 6 pero hindi ko kinaya kasi ano oras na rin tayo nakatulog kagabi, mga 1 o'clock na yata. And nag-ayos lang ako saglit and naisip ko mag-breakfast na lang muna kasi alas 9 na. Baka kung mag-swimming tayo agad, baka maghabol na naman tayo sa breakfast or worst, baka hindi natin maabutan yung breakfast. Sayang naman, di ba? Eh, gusto ko din ma-experience yung breakfast dito sa Mandarin Bay. So, mag-breakfast na muna tayo. Tapos, naisip ko after breakfast, saka na tayo mag-swimming sa dagat. Wala naman akong itinerary din sa ngayon. We're just gonna have breakfast, swimming lang sa dagat, tapos after that, check out na tayo ng hotel at 12 or 1. And then, siguro, let's have late lunch sa labas. Coffee, ganyan, dessert, tapos we'll head to the airport na. Ang flight kasi natin is at 8 PM pa naman, pero syempre via Calibo yung flight natin. Since nasa around 2 hours yung biyahe, dapat nasa Katikla na tayo ng around 5 PM. Para by 7, nasa Calibo na tayo. So kung nasa Katikla na tayo ng 5, alis tayo dito ng mga 4 or 3.30, diba? So ayan, yun ang gagawin natin for today. So tala na, mag-breakfast tayo. I had a good sleep last night. Sarap nung kama, ang sarap nung unan nila dito. So yeah. Time for breakfast! Ganda dito sa umaga, oh. Dito na tayo sa baba. So, let's head to the breakfast place. I'm excited na akong maligo ulit sa dagat. Papasok na ako. Ang ganda dito sa loob. Ang ganda ng breakfast place nila. Tignan natin kung anong meron. Bread pudding and semada maha. Tikoy. Time for Chinese New Year. I like maha blanca. Kuha tayo yan mamaya. So, nandito yung mga pastries nila. Donuts. Nutella roll. Wow, sabi ko ba ng Nutella? Hello! Ginagawa talaga nila yung tinapay mismo dito. Nice. Okay, waffle and pancake. French toast. Meatloaf. Wow. Crispy bacon. And potato wedge. Ito naman, mga tinapay din. And croissant. Egg station. How do you like your eggs? Ako, over easy lang. Wow, they have champurado. Okay, kain tayo ng champurado. And congee, meron din. Meron din silang noodle station. Yung pwede ka magpagawa ng noodles. Make your own noodles. Quinoa. Ah, couscous. Hello. Saan nga ba akong nakakain ng ganito? Nakain ako yan before eh. Couscous. Cereals. Ano meron dito? Salad. Oh, and sarap naman ang cheese station nila. And cold cuts. Fresh fruits. Watermelon. Tapos ito yung coffee. Ginger punch. Iced tea. Yan, ito yung buong station. Ganda, no? Ito, ay, spaghetti rin pala sila, oh. Spaghetti sausage. What's this? Kamote. Kamote nga. Kamote chips. And fried chicken. Tocino, Hungarian sausage, corned beef, unfried fish, spring chicken curry, dried pusit. Uy, sarap naman ito. Tsaka danggit. Tapos gulay and rice. Here's our food, syempre rice, and corned beef, sausage, danggit, egg, and Hungarian sausage na tato. Let's eat! Tapos we have iced coffee. And here's our view. Ito yung view natin, no? Okay, kain muna tayo. First round pa lang kasi gusto kong kumuha ng champurado. Syempre sulitin ang buffet, minsan lang tayo mag-buffet breakfast. Sarap ng gantong breakfast, no? Kakain ka lang. Tutunga nga sa beach. Next food, we have champurado, french toast, and pancakes. Ang daming food sa loob. Hindi ako makapili. Okay na yan. French toast. And champurado. Tapos na ako kumain, fam. Hindi na ako nagtry nung iba pa. Kasi busog na. Champurado pala, busog na eh. It's 9:35 now and paakit tayo ng room.
Umibis ako dahil maliligo tayo sa beach. Although, 9:30 na, so yung araw niyan. Baka mangitim na tayo. At yeah, okay lang yan. Laban na yan, nandito na. Sayang naman, di ba? Kung hindi tayo pa-swim. Kaya nandito na tayo sa Boracay. Problema ko yung pool towel ko. Sinalaglag kahapon, di ba? Nang nag-meeting ko. Okay fam, so it's 9:45 na and it's time to swim! I'm so excited! Pero hindi ako excited sa init kasi for sure mangingitim na tayo niyan. Kaya natin kumakahanap tayo ng hat sa baba para pwede natin suotin habang tayo ay nasa dagat para mas makatagal tayo. Tala sa suotin ko, hubalin ko na lang yung damit ko pagdating sa dagat para shorts na lang. So let's go, baba na tayo. Ang time ba next fam? Let's go! Magchichill tayo dito sa shore. Ay, ang ganda talaga ng dagat, oh. Ay, ang ganda. Ang ganda talaga sa Boracay. Diba? Beautiful. Gahanap pa mo mabibili ng hat. Sa dami nating hat sa bahay, no? Hindi tayo nakapagdala. Yeah, nagpatulong ako na kuya. Sobrang, ano, assistive nila dito. Sabi ko pag may dumaan, tawag sila nung ano, nagtitinda ng hat. Bili tayo ng hat. Ngayon na tinawag ni Kuya from Mandarino, di ba? Sobrang i-assist ka talaga nila dito kung anong kailangan mo. Bili tayo ng hat para makapag-swimming tayo ng bongga. Okay, nakahanap tayo ng hat. Thank you so much sa mga staff ng Mandarin Bay sa pag-assist sa akin sa paghahanap ng hat. 350 pero tawad ng 300. Okay na din. Gagamit naman natin 'to sa mga next trips natin. I chose brown para maganda naman. And mas mura 'to kaysa sa pag-restore ng skin natin sa derma. Char. Kuya, oh, thank you po. And now we're ready to swim. Let's go. 10:22 na ng umaga. Mga isang oras tayo sa swimming. Iwan ko muna kayo dito, fam. I'll see you later. Gaganyan natin 'yan para pagdating natin sa beach. Protected tayo from the sun. Let's go. So it's 11:40 now and tapos na tayo mag-ayos. Hindi ko na kayo nabalikan kanina no nag-swimming tayo kasi in-enjoy ko lang talaga yung beach. Mga isang oras tayo nag-swimming doon. After noon, umakyat agad ako dito sa taas and nag-ayos na kasi 12 o'clock yung check-out time kaya nagmadali din ako. Pero mga isang oras din yun, no? So sulit na sulit and hindi tayo nangitim. Tignan nyo naman ang ating face. Fresh na fresh pa din. Char! Kasi dahil dun sa binili kong hat, di ba? Okay nang gumastos kaysa naman mag-suffer yung skin natin for 300 pesos, no? So, it's 11:40. Naghihintay lang ako ng check-out time na 12. Naghihiga-higa lang ako dito and nagsuscroll-scroll. And alam nyo, fam, may isang activity pa tayong gagawin to complete our relaxation experience dito sa Boracay. Naisip kong mag-book ng massage spa experience. So, sa Klook, merong mga ino-offer na massage spa experiences. Maghanap lang kayo kung anong gusto nyo. Pero ako, ang nagustuhan ko is yung Upper House Spa Experience at the District Boracay. Ito siya. Kung hindi makita, ilalagay natin yung screenshot ng maayos dito. Napili ko to kasi sa District Boracay lang siya. Dito lang siya malapit sa D-Mall, no? Meron pang ibang mga choices like sa Tirta Spa, Helios Spa, Mandala Spa. Pero ang pinakamalapit kasi sa akin is the Upper House Spa ng the District Boracay. So, nag-book tayo sa Klook ng Massage Spa Experience. Merong dalawang option. 1,275 yung Swedish Combination Massage na 60 minutes. And then, 2,175 naman yung Signature Massage na 90 minutes. So, importante lang na kung magbubo kayo sa Klook, itawag nyo muna doon sa District Boracay, nakalagay naman yung number dito, to check your reservation, no? Kasi ang sabi sa Klook, kung magbubo kayo ng voucher, you can use it naman anytime. Pwede mag-walk-in, pwede din naman magpa-reserve. Pero syempre, maganda yung magpa-reserve, diba? So, ako tumawag na may reservation tayo ng 2 p.m. And ang pinili ko is yung signature massage na 90 minutes to 1.75. Para todo-todo na experience natin, baka mabitin kasi tayo sa 60 minutes, di ba? So yun, maganda sa Klook mag-book kasi discounted talaga. Alam nyo ba kapag nag-book kayo direct, 2,300 pesos yung 90 minutes, o di ba? E di sa Klook na lang kayo mag-book, mas mura pa. Also, kung gagamitin nyo ang code ko na JM Banquisho, makakakuha pa kayo ng additional discounts, o di ba? So yun ang gagawin natin, 2 p.m. ang reservation natin doon, 8 p.m. pa naman ang flight natin to Calibo. So, after natin ng spa, pwede na tayong pumunta sa
sa airport. So, kapag ka-check out natin ngayong 12, mag-lunch na tayo. Tapos, mga 1:40, 1:30, punta na tayo doon sa the District Boracay. It's 12:10 na and it's time to check out. Let's say goodbye to our room. I really loved our stay here sa Mandarin Bay Resort and Spa. And given a chance, babalik talaga ako dito. Again, I booked this on Klook for around 7,000 pesos. May kasama na siyang breakfast, good for 2 persons na siya per night. So, I highly recommend this place kasi nasa heart siya ng Station 2. E paglabas mo, beachfront, bagong-bago pa yung hotel. And ang sarap ng breakfast, okay na okay. So, if you wanna book this hotel, you can book this on Klook and use my code JMBanquicio to get 5% discount. So, let's go, check out na tayo. Alam nyo, fam, isa sa mga nagustuhan ko rin pala dito. Teka, kuha tayong tubig. Isa sa mga nagustuhan ko dito is yung body soap nila. Sobrang bahong, parang may pabango. Tapos yung lotion, ang baho din. Ba talaga kapag 5-star, no? So kaya tayo magla-lunch. Hanap tayo nung malapit na lang sa D-Mall para malapit lang kasi District Boracay na rin tayo magpapa-massage. Okay, nandito na tayo sa baba. Mag-check out na tayo. Ayan. Explain ko na lang sa puntahol card. Dito talaga sinasadya. Like, nagulat na lang ako. Naglagla siya. Nag-reply na si Justine. 2 p.m. din sila nakaschedule sa Upper House. So, makikita tayo ni Justine. Hindi tayo nakapag-meet yesterday, no? Kasi pagod na sila from their parasailing activity. So, nagpahinga na lang sila. Afternoon. O, diba? Lahat sila. Babatiin ka talaga. As in all smiles. Katulad din nung nag-check in tayo sa Henan. Diba ganito ang Henan? All smiles talaga ang mga tao. Very warm ang pagtanggap nila. Ganun din dito. Kaya nakatuwa. Nakita ko nag-notif sa Instagram. Tinag ako ni David Gison sa IG story niya. Nag-hoard sila ng pecan nuts sa Tokyo naman. Nasa Tokyo sila, di ba, may event. Nakakatawa kasi puno daw yung maleta niya. Nag-hoard ng pecan nuts. Kayo fam, nagustuhan nyo rin yun, di ba, yung pecan nuts. So kung hindi kayo nakabili sa Kyoto, meron sa Tokyo. Sa Ginza, hanapin nyo lang sa Londe Royal. Okay, naka-check out na tayo fam. Iniwan ko na yung maleta ko doon. Babalikan na lang natin. Mamaya, ngayon palabas na tayo ng White Beach. Hanap tayo ng makakainan. Let's go. So, nakalabas na tayo, fam. Nakapag-check out na ako sa hotel. Iniwan ko na yung bagahe natin doon. Ito na lang yung dala ko. Naka-shoes na rin ako ngayon. Para hindi tayo magpalit mamaya. Hassle pa, diba? So, ngayon, magla-lunch tayo. After lunch, magpapamassage tayo. 1.5 hours. And then, saka natin babalikan yung bagahe natin. Hi! Enjoy! Yan, may mga viewers tayo na kumakain sa Seabreeze Cafe. Henan Regency. So, yun, fun. Relaxation tayo. More on relaxation talaga, no? So, kung katulad nyo rin ako na gusto rin mag-relax sa Boracay, yan, pamassage kayo ng hapon. Since mainit pa, di ba? Mahirap pa mag-swimming pag super init. One thing I noticed pala dito, may mga lumot na rin dito sa Station 2. Hindi ko kasi siya napansin kahapon nung nasa Station 1 tayo, di ba? As in, walang kalumot-lumot sa Station 1. Pero yan daw ang tumutulong na magpaputi ng mga buhangin dito, di ba? Kaya okay lang din. Ay, grabe naman. Ang ganda talaga ng beach. Lumalabas talaga yung ganda niya kapag natatamaan ng araw, no? Dito na tayo sa KFC banda, Don Vito. Itong Don Vito restaurant, parang na-search ko, ang may-ari daw nito is yung Mandarin Group din. Kasi itong hotel na to is Mandarin din, di ba? So, apparently, marami pala silang mga hawak na hotels dito. Gusto ko talaga maglakad ng ganito. Maaraw, tapos naaarawan yung dagat. Ganda, no? Dito pala yung Great Tanghulu. Naalala niyo yung mga fruits na may caramelized sugar, ganun. Shucks, ang ganda! Ganda ng Boracay Island. D-Mall na tayo! Okay? Ang ganda ng view dito. Ah, let's go here sa Cafe Del Sol. Nakaupo na tayo, fam. Nandito tayo sa Cafe Del Sol. Of course, imi-miss ba natin ang ating favorite coffee shop dito sa Boracay. So, I ordered mixed berry yogurt smoothie. Napakita ko na yan sa vlogs before. And then, order din tayo ng panini.
So yun lang ang lunch natin ngayon. Ayok mo na mag-rice kasi nag-rice na tayo kanina. Kain lang natin. Ayun ang view natin. Okay, complete ang orders natin. We have paninis. Ang sarap, mainit pa fam. Kain na tayo. And we have mixed berry yogurt smoothie. Favorite ko na to. Na-vlog ko na lang ito before dito. Super sarap niya. Ito lang ang ating light lunch dahil ang dami nating kinain kanina. Yan na ang bagong Cafe del Sol. Tapos, here's our view. Actually, niyaya ko sina Justin. Kasi same naman kami ng schedule sa spa, 2 p.m. Sabi ko, kung di pa sila nag-lunch, nandito ako kako sa area, baka gusto nila mag-light lunch. Punta sila dito. Kasi sabi niya, pupunta daw sila. Kaso, hindi ko na sila maihintay kasi baka lumamig na yung paninis natin. Masarap to lang mainit, di ba? Magla-light lunch lang din daw sila. Mmm! Ang init yung tinapay. Yung pala naman yung is cheese and pesto and tomato. Yan na ang auntie niya! Hi! Hello! Ayan, nice to meet you. Okay, dito na tayo fam, the district. Yan na yung dalawa. Naka-green sila. Pasok tayo. Ayan na yung upper house spa. Yay! Pupunta na tayo sa spa. Time for our spa. Dito na kami. Yan, fill out tayo. Thank you kay Justin kasi sa kanya ko nalaman to. So pagpasok naman, meron silang pati. Bye! Bye. See you next time. Tapos sa massage pressure mo, sir. Anong pressure po yung gusto mo, sir? Chocolate yung ay, strong po. Tapos anong oil po yung napili ko po? Peppermint. It's 3:40 now and tapos na tayo magpamassage. Ang masasabi ko, overall experience, 10 over 10. Napakasarap ng masahe nila, fam. Lumelevel sa sarap ng masahe sa Thailand. Ganon. As in, you get your money's worth. Alam mo yun, yung binayad natin, around 2,000 pesos. Pero sobrang sulit. 1.5 hours, sulit talaga. Yung cleanliness ng facility, 10 over 10. Very satisfying. Yung oil na ginamit, kasi papipiliin ka, diba? Although si Justin ang pumili ng oil for me, peppermint, satisfying, 10 over 10. Massage, 10 over 10. Everything's worth it. 10 over 10 overall. Sarap. Again, kung gusto niyo rin mag-relax, fam, and magpa-massage dito sa upper house, you can book it on Klook and use my code JM Bankisho to get additional discounts. So tara na, labas na tayo. Sina Justin and si Ken, nauna na sila kasi sinabihan ko na sila kanina na mauna na sila kasi nakakahiya naman paghintayin ko pa sila ng 30 minutes. Eh, after naman ng massage natin, babalik na tayo ng hotel. Tapos, pupunta na tayo airport so wala na rin tayo mag-bonding, di ba? Kaya ayun, nauna na sila. We'll see them again next time. So tara na, we are gonna walk papuntang Budget Mart sa D-Mall. Doon na tayo sasakay ng E-Trike. Dadaan tayo ng hotel, kung natin yung luggage, tapos doon sa airport na tayo. Here na tayo sa D-Mall. Sasakay na tayo ng E-Trike pa port. Tapos sasabihin ko, daan lang sa hotel saglit para kunin yung maleta. Let's go! It's 3:50 p.m. and nakasakay na tayo ng E-Trike. Diretso port na to, pero daan muna tayo ng Mandarina. Sa reception lang, kunin natin yung maleta. Tapos, go na. Hi! Dito na tayo sa Mandarin. Kunin natin yung luggage. Inantok ako sa massage, grabe. Katulog. Katulog ako pa. May biyahe pa naman tayo ng van. 1 hour and 40 minutes yung going to Calipos. Makakatulog tayo. Tingnan nyo, oh. Kaya hatid pa nila tayo dun sa 8-Ride. Oh, diba? I love the service here sa Mandarin Bay. Ipapa-feel nila sa'yo na VIP ka. Thank you! Okay, let's go to the port na. Okay fam, it's 7 p.m. na and nandito na tayo sa Calipo Airport. Sakto lang kasi 7:20 p.m. yung boarding time natin. Narinig ko nag-a-announce, nagpapa-check-in na ang SEP. Pero naka-online check-in naman na tayo, so diretso na tayo sa boarding gate. Let's go! So sa labas ng Calipo Airport, ayan. May mga restaurants naman, may massage, may coffee shop, may hotel. We're settled here sa boarding gate. Dumiretso na ako dito dahil naka-online check-in naman na ako. Unfortunately, the flight is delayed. Ayan.
We regret to inform you that your flight remains leaving due to late arrival of turnaround aircraft and the new estimated time of departure is at 8:50 this evening. So once again, Charles Cebu Pacific has on flight 5J88 bound for Manila. We regret to inform you that your flight remains leaving due to late arrival of turnaround aircraft and the new estimated time of departure is at 8:50 this evening. 8:50. At 0850 this evening. 8 p.m. ang original flight, so 8:50 na. Nadali lang, almost an hour, no? Anyway, hindi na ako nakapag-vlog kanina, no? Nung sumakay tayo ng boat. And itong pagbaba natin ng Katiklan Jetty Port, sumakay lang din tayo ng van going here sa Calibos. So kung gusto nyo ng hassle-free transport, pwede kayong mag-book sa Klook. Lalagay natin yung screenshot dito. And what's good, if you will use my code na JM Banquisho, makakakuha pa kayo ng discounts. The aircraft that will be used for your flight is estimated to arrive Calibo at 8:20 this evening. Here's our plane! Yay! Okay lang na delay kasi saglit lang naman na delay. Like an hour lang. Let's go! We on time! We're here na sa Naiya Farm and naghihintay na ako ng Grab. Hindi na ako nagpasundo kasi wala lang. Parang hindi na natin sila may istorbo. Madali naman yata makakuha na ang Grab. So ngayon na ako natambay dito ng matagal. And ngayon ko lang na-observe yung mga nagsusundo ng mga kamag-anak. Alam mo yung sobrang tuwan-tuwa sila ng kita yung mga kamag-anak nila. Yung pag nagkakasalubong, ganyan. Yung iba na iiyak pa. Wala lang, appreciate ko lang yung ganyang moments na ang saya na makita mo ulit yung loved one mo after how many years, di ba? Ngayon ko na na-observe, ang dami palang ganun dito, yung mga nagsusundo. Tapos, alam mo yun, lalabas sila ng pinto ng masaya, ganun. Wala lang, namarites ko lang. Na-observe ko lang kasi wala naman akong ginagawa kundi maghihintay ng Grab. Anyway, end ko na siguro yung vlog. Ano oras na ba? 10:50. O, di ba maaga pa? 11:30 na sa bahay na tayo. End ko na yung vlog kasi pag-uwi natin, mukapahinga na rin naman tayo. Freshen up. And then, pahinga na. Tapos, Monday kasi tomorrow. So, may pasok tayo bukas. So, maraming salamat, fam, sa pagsama sa akin sa Boracay trip na ito. It was a short but sweet trip. And abangan nyo pa at babalik pa tayo ng Boracay very, very soon. So thank you so much for watching pa. Follow nyo ako sa mga social media accounts ko kasi nagsisend din ako ng updates doon sa Facebook, sa Instagram, and sa TikTok. Maraming salamat pa. And I'll see you on the next vlog. Bye!